SportsFlash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang Casimero, handang-handa na sa laban versus Nghitumbwa. Sam Goodman versus Raeese ALEEM, target sa June 8 sa Australia. Pag-usapan natin yan mga ka-flash. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang i-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para updated ka sa mga videong katulad nito. So kinumpirma na nga po mga ka-flash ng BoxingScene.com na ang IBF sanctioning body sa Super Bantamweight Division ay magkakaroon ng title eliminator sa pagitan ni Raeese the Beast ALEEM at Sam Goodman, na hindi nga po dito napili si Carl James Martin na rank number 5 sa IBF ranking. Ang bakbakan nga po ng dalawang undefeated ay tinatarget ganapin sa June 8 ngayong taong 2023 sa bansang Australia, subalit ang kontrata nga po ng dalawa ay still nakapending pa rin at kailangan nilang magkasundo at magkapirmahan ng kontrata bago matapos ang May 18. Na dito nga po mga ka-flash, sa bakbakan ni ALEEM at Goodman, sino man ang mananalo ay ilalagay bilang number 1 contender sa IBF Super Bantamweight Division at magiging mandatory Tory challenger kay Unified WBA at IBF Super Bantamweight Champion Marlon the Nightmare Tapales, na may kasalukuyang kartada na 37 wins, may 3 talo na at 19 knockouts. Subalit magulo pa nga po sa ngayon mga ka-flash sa kadahilan ng may inaasahan nga po si ALEEM na laban versus David Picasso sa WBC Title Eliminator na napunta sa isang force bid at nanalo dito upang humawak sa nasabing labang ALEEM versus Picasso ang Zanfer Boxing Promotion, na ibig sabihin lang ito mga ka-flash ay kailangan pumili ni ALEEM kung ito ba ay lalaban sa WBC versus Picasso o di kaya sa IBF, na ang makakalaban niya naman dito ay si Sam Goodman na 2 linggo lamang ibinigay sa kanya upang pumili ng makakalaban. Habang sa kabilang balita naman nga po mga ka-flash, mahigit 1 linggo na lang nga po at mangyayari na ang bakbakang 3 Division World Champion General Cuadro alas Casimero versus Fillipus Energy Nghitumbwa sa May 13 sa Okada Manila Hotel and Casino sa Paranaque City. Na dito nga sa laban kay WBO Global Super Bantamweight Champion Fillipus Nghitumbwa, sisimula ni Casimero ang kanyang misyon na makarating muli sa tuktok o maging world champion muli. Mayroon ngang 8 sunod-sunod na panalo si Casimero at may kasalukuyang kartada na 32 wins, may 4 na talo at 22 knockouts. Matapos ngang matanggalan ng titulo si Casimero sa Bantamweight Division dahil sa paglabag sa paggamit ng sauna, ay matagumpay naman itong nakabalik sa loob ng ring matapos makakuha ng second round knockout kontra kay Rio Acajo noong Disyembre na ginanap sa South Korea. Kasalukuyang number 5 nga po si Casimero sa WBO, rank number 8 naman sa WBC at rank number 15 naman sa IBF sa 122-pound Super Bantamweight Division. Sa latest post nga po ngayon ni Casimero ay sinabi nito na handang-handa ng araw ito sa laban versus Nghitumbwa, na mapapansin natin sa katawan ni Casimero na walang dudang kuhang-kuha na nito ang timbang na 122 pounds. Dagdag pa ni Casimero na siyang araw ang boxer na lalaban na hindi tayo kakabahan, na easy work lang nga daw ito sa kanya, 4 alas lang ang malakas. So yan lang para sa ating balitang boxing. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Para sa inyong komento at reaksyon na i-komento nyo na sa baba. Hanggang sa muli, ito ang The Sports Flash TV. Sports Flash TV na may dati. Ito ay lagi kang panalo, bakbakan na sigurado, mga balitang boxing. Dito laging bago, balitang boxing, laban na kasado. Di papahuli pagdating sa bakbakan, mga pambato na patuloy ang laban. Sasaliksikin ang bawat babalita, talagang diin, bawal ang mahina. Sa loob ng ring, merong pambihira, mga kamao na nagiging bida.